Morning po. So, ayun po. Pinturahan na natin yan. Ating ginawang jig. Mang piraso. Ayan siya. Pinturahan natin. Ayan o. Ayan na siya. So, ngayon. Start na tayo. Unahin natin ang silver. Yan, silver. Ayan, silver. Lagyan natin ng silver. Linisan ang main airbrush. Yan. Para walang mapahalong ibang kulay. Sunod ay gold. Yan. Gold. Asan yung ating gold? Kulang gold. Kulang ating gold. Gold. Ito pala. Ayan. Gold. Gold. Natin ang gold. Thank you.
Rich, Rich, good job dan si Rich. Linisan ang airbrush. Para hindi mahaloan ang ibang kulay. Ngayon ay tawag nito green, parang yung ano siya, golden green. Ayan. Golden ang tawag nito. Golden green, golden green. Golden green. Iba naman, kulay sa iba. Itong green na ito, mga kaibigan, minix ko lang ito. Kali, nagtry lang ako ng iba-ibang pintura para makuha ko kung anong magandang kulay ng micro jig. Bali, pinaghalo ko yun ito. Yung gold tsaka yung blue. Yan, gold and blue. Ang kinalabasan parang yung green na ano, ang tawag ba doon, yung transparent green siya, ganun. Transparent green. Yung ginawa ko. Yung naman ay pula. Yan, pula. Yung pula kasi malakas maka-attract ng isda. Lalo pag ang ulo ng micro jig mo ay pula, malakas maka-attract ng isda yan. Linis. Linisin natin para walang mapahalong ibang kulay. Kailangan lagi malinis ang ano, itong Minerva para hindi tumigas ang pintura. Ngayon naman ay no, blue. Yan. Fluorescent blue, transparent. Bale, fluorescent. Lahat po yan acrylic.
relief natin. So, ayan na po siya. Kulayan na natin. Ayan. Bali, mabilis lang po yan matuyo. Ayan siya. Ayan. Ayan siya. Ayan po siya. So, ngayon, lalagyan naman natin siya ng mata. Ayan. Bali, ito po, ginagamit natin compressor ay makina ng rep. Ayan. Kinuha ko yung luma naming rep. Ito naman, tangke ng gasol na maliit. Binili ko sa junk shop. So ngayon, palibasa marunong ko ng mag-welding. Ginawa ko siya. Ayan. Ayan. Kunik. And junk kinunik. Pero nilagyan din natin ito. Air filter. Ayan. Kailangan lagyan para walang napapasok. So ayun. Ayan siya. Gagawa na tayo ng gagawa muna tayo ng pulang mata. Papakita ko na rin. Ayan po siya, oh. Ayan na siya. Oo. Ayan na siya. Ayun, gagawa tayo muna ng pulang mata. Para pulang mata lahat ng yun. Kung hindi man, pwede rin puti. Pwede rin yan dyan. O kaya dilaw. Pwede na rin dilaw. Ayan, tambay lang. So, ang kailangan, natin ngayon ay ito, pandikit. Ayan. May tiban. So, ayun. Umpisa natin maglagay ng mata. Meron naman akong mga mata dito ang ginawa. Ayan po siya, oh. Ayan po siya. Marami yan. Ginawa ko lang po yan. Ayan, oh. May pula din. Kaya lang parang may katarata ang pula. Ulit ako. Gagawa ako ulit. Parang may katarata siya. So, ayun. Umpisa natin. Lagyan natin mata. Lagyan natin ay dilaw. Yan, mga dilaw. Dilaw ang ilagyan natin. Pwede rin may puti. May puti.
So ayan na siya. Nilagyan natin 'to, dilaw ang nilagay natin. So ayan na po siya. Lalagyan natin naman ngayon ng pampakintab. Ayan, ayan. Ano po siya? Ayan. Pampakintab na lang, lalagyan natin 'yan. So, tambay lang. So, ang kailangan natin ngayon ay top coat. Ito. Ito yung kanyang hardener. Tapos, thinner. Yan, thinner. So, yan ang kailangan natin. At syempre, hindi mawawala ito. Mini airbrush. So, ayun. Tambay lang. So, ayun. Magtimpla na tayo ng top coat. Ito namang hardener, kahit konting-kunti lang po ang ilagay. Importante lang po siya, hindi siya luluha. Kumbaga hindi siya naaagos pag mayroong hardener niyan. Ito, yan. Thinner. Yan ay acrylic, yung thinner natin. Acrylic. Siyempre, haluin ng maigi. Yan. Haluin natin ng maigi. Ayun, pwede na. Tingnan natin dito. Saksak natin ito para tuloy naikot siya. Para lalong maganda. Yan. Baliktad. Yan. Baliktad din natin. Baliktarin din natin yan para yung ikot niya ipapaganon. So, ayun. Baliktad din. Bakit? Yun, ayan na, ayos. Umpisahan natin mag-spray. Umpisahan natin. Tapon pa. May, alis ka dyan. Ayun. Tuloy-tuloy lang po yun. Uulit-ulitin lang po yan hanggang sa kumapal. Hanggang sa kumapal siya. Ulit-ulitin lang mga 4-5 ulit. Pag kumapal siya, mas matibay siya. Huwag nyo rin kakalimutang mag-face mask pag nag-gaganto, pag nag-i-spray. Kasi iba pag yung amoy niyan, delikado. Ayan na po siya, oh. Yan na po siya. Nalagyan na rin natin lahat yan ng mata. Oo. Ha? Yan na po siya. Yan. Diba?
Sana po kung gusto nyong mag-avail ng ganitong klase ng pamain sa fishing pandagat, ay sino man may gusto, pwede nyo po akong i-PM sa aking Facebook page para pag-usapan po natin kung paano, para malaman nyo rin ang presyuhan. Kasi marami na po akong binibintang ganyan na nasa pamangkin ng misis ko sa Makati. Siya ang nagbibinta talaga nito. Pati lure. Yan po. So ngayon, sa mga bago po na hindi pa nakakapanood sa aking mga video na ito, eh, kung gusto nyo po yung ganito na ano, subscribe nyo na po. Di baling walang likes, basta may subscribe. Ayos na yan. Okay. So, ayan po. Uulit-ulitin lang po yan. Yung paglagay ng top coat. Spray hanggang 5 beses po para makapal. Mas maganda. Mas makapal ang top coat. Mas makintab. Mas maganda. So, ayan lang po. Hanggang sa muli po. O, sa susunod yan, lore naman po ang ituturo ko ulit. So, ayun. Gandang umaga sa inyo lahat. God bless po.